Raul Manuel nilaglag na ng dating kadre at di na tanggap sa pamilya. Kasi ma-share sa mga online materials na SMNI, sa mga social media accounts, nandiyan din po yung app na WeTV. So, if hindi po familiar ang officers, ako na lang po mag-inform sa kanila that they are on WeTV. Mr. Chair, sa Rumble, may ganito din pong app. rumble.com/user/SMNI News. Rumble, yes, we have. Okay. And Mr. Chair, sa Facebook, ano po ang account ngayon ng SMNI sa Facebook? It is by program po, kung anong title ng program, since unfortunately, every time po meron kaming Facebook page, ay nawawala po siya bigla. So, marami po, iba-iba, based sa program, ang Facebook accounts. Programs po. How about sa Instagram? Same po, Mr. Chair, by programs. Okay. Mr. Chair, may gusto lang po tayong i-flash na slides. Dahil po, maliban sa pag-operate ng SMNI sa ganitong mga accounts, dati pa nung meron siyang YouTube account, bago po ito na takedown, ay ito po ang na-monitor nating bilang ng mga red tagging and misinformation videos ng SMNI. Sa period po ng 2 months, no, nung nakapag-compile po tayo, ay ganun po kadami, more than 288 ang mga videos na yan. And on average po, Mr. Chair, that would be 5 videos a day. Wherein SMNI programs ay nagme-mention ng alleged links daw ng mga youth organizations and even people's organizations as fronts di umano ng mga rebel groups. Mr. Chair, uploaded po yan sa SMNI YouTube page, yung dati po nilang page, ano, before it was taken down dahil nga sa kaso kay Apolly Quiboloy, yung child trafficking and sexual assault cases niya sa United States. Mr. Chair, I'd like to ask KBP kung meron po bang ibang media entity na naireklamo sa kanila dahil sa ganun karampant na red tagging na ginagawa. Aside po sa SMNI, may iba po bang ganong media outlets na idinulog or nireport sa inyo? Thank you, Mr. Chair. In answer to the question, there is no other broadcast entity that has been complained of for red tagging. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin hindi po normal among media entities ang ginagawang red tagging. At ito pa ay distinct sa SMNI. Maliban sa hindi siya nagko-conform sa journalistic standards that is set by the KBP, meron po talaga siyang focus doon sa red tagging na nakita nating bahagi talaga ng policy ng entity na ito. Mr. Chair, I'd like to present the next slide regarding the partnership of SMNI with the AFP naman. Ito po ay sa website mismo ng SMNI sa sa about na section ng kanilang website. Mabagit, Mr. Chair, ang collaboration with the AFP. I would like to ask SMNI, ano po ba sa ngayon ang extent ng collaboration na ginagawa ng SMNI with the AFP? If I may, Mr. Chair. Ang agreement po na yan between SMNI and the Philippine Army po ay nag-umpisa dahil po sa lagi nilang guessing sa laban kasama ang bayan. Yung pong programa ng SMNI that is inilaan po para po sa pagtulong sa ating mga kasanduluhan at dito po sa Pilipinas sa pagsupil po ng mga National People's Army dito po sa ating bayan. Mr. Chair, meron po bang written na memorandum of agreement ang SMNI with the AFP para sa ganong collaboration? Ang collaboration po na nangyayari po, if I may suggest. Ang nangyayari po dyan ay sila po ang nabibigay sa amin ng mga information, mga news po sa na nangyayari. Mr. Chair, I was asking po kung merong specific na kasulatan in the form of a memorandum of agreement. The Honorable Rolex Suplico. Attorney Suplico. I'm sorry. Attorney Rolex Suplico. I have here, you know, a copy of the Memorandum of Partnership signed by SMNI and the Philippine Army. Mr. Chair, we would like to request this. Maybe I have a copy of that immediately. Yes. We ask the page to please get a copy and please give a copy to the COMSEC. And to the members of the committee, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair,
in practice, ano po ang itsura ng ganong collaboration? And so in terms of content, paano po yung nangyayari? Pag may binibigay na information ng EFP, automatic din na ipapublish yun ng SMNI. Ano ang actual na pag-implement ng ganong collaboration? Ang pagiging co-prod po, I mean, pagbibigay po ng materials galing sa amin mula sa EFP dahil ang Armed Forces po ay isang institusyon ng ating gobyerno na ating pinapaniwalaan. Of course po, ang galing sa kanila ng mga information ay verified information at amin po itong ginagamit sa programa po. Okay. Mr. Chair, maliban sa tinatanggap nila ang information mula sa Armed Forces, meron din ba silang paraan para ma-verify ang kanilang nakukuha, may it be independent sources or mga tao sa komunidad? Ano ang ginagawa to verify what you obtain? Katulad po ng mga information na galing sa PNP, ang galing po sa EFP na information ay considered po namin as verified information. So with that, Mr. Chair, edi galing po sa SMNI, pag natanggap po nila, hindi na nila bine-verify. Kinukuha na po nila yon, yun na yung tingin nila ay always totoo, regardless no, kung ano ba talaga ang nilalaman noon, tapos pinapublish na nila. Mr. Chair, we ask that dahil nga doon sa sheer volume of actually, parang pinaparot na rin po nila eh kung ano halimbawa ang sinasabi ng National Task Force ELCAC since the time of former President Rodrigo Duterte. Kaya para hindi na nga po nagpo-function na parang media outfit ang SMNI, naging parang propaganda arm na po siya ng NTF-ELCAC. Mr. Chair, ang next slide po. This is less about red tagging and this is more of fake news po talaga. Mr. Chair, pinalabas po iyan ng SMNI sa kanilang program Laban Kasama ang Bayan sa YouTube. And if I may read the headline, Mr. Chair, Raul Manuel nilaglag na ng dating kadre at di na tanggap sa pamilya. Mr. Chair, to confirm lang, no? Edi straight from them, di ba program ng SMNI ang Laban Kasama ang Bayan? Yes, po, Mr. Chair. Mr. Chair, anchor po nila si Jeffrey Celis, tama po ba? Yes, po. Mr. Chair, sa mga officers po ng SMNI, alam ba nila na may ganitong nilabas ang SMNI? Ang mga content po ng Laban Kasama ang Bayan na iyan po ay lumalabas sa SMNI, alam po namin. Okay, so ibig sabihin, Mr. Chair, they are vouching iyang fake news na nilabas nila tungkol sa representasyon na ito, na hindi daw po ako tanggap na aking pamilya sa mga advocacy ang aking ginagawa. Mr. Chair, next slide please. Halatan po talaga eh, kitang-kita po ng taong bayan na hindi lang red tagging ang ginagawa, pero mismo pag-iimbento ng mga kwento ang ginagawa ng SMNI. Mr. Chair, I am proud of my family. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa support ang binibigay nila sa ginagawa po natin. In fact po, sila nangampanya pa nga para sa akin. Yan po ay mama ko, lola ko, tapos pamilya po ng papa ko sa Zamboanga City. Yung picture po sa right side campaign material, sila po nagpagawa using their own money. Hindi pa po galing yun sa akin o sa National Office Funds ng Kabataan Party List. So Mr. Chair, clear as day, ano, yung ginagawa ng SMNI na actually hindi lang ito personal na issue ko. Pero Mr. Chair, if they can do that to me, paano po yung mga kabataan, paano yung mga ordinaryong kababayan natin na walang posisyon, na madaling gawan lang din ng kwento ng SMNI? And Mr. Chair, given how the online world works today, ang sabi po ng maraming studies, yung kasinungalingan, it spreads 6 times faster than facts. So Mr. Chair, may pattern eh, na parang ginagawa to ng SMNI para saan? For the clout lang, para tumaas lalo yung mileage nila online. Na Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap na ginagawa nila ito. Next slide po, Mr. Chair. Balik po tayo sa usapin ng red tagging. I will play this video posted on January 9, wherein Mr. Celis said something new about House Speaker Martin Romualdez. Kindly play the video. President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang angingi alam at abuso sa poder ng kanyang tinsa na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress is
is President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang pangingialam at abuso sa poder ng kanyang pinsan na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress. Yan po ang nasa video po kanina, yung exact na transcript. Ito po ang nasa screen natin ngayon. Na ang sinabi ni Mr. Jeffrey Celis, after na na-contempt na po siya dito sa House, he is actually red-tagging the House Speaker. Now, Mr. Chair, alam po ba ito ng officers ng SMNI? Na may ganitong sinabi si Mr. Jeffrey Celis. The record speaks for itself, but very possessive. No, Mr. Chair. Lapit niyo. Salamat po. Yes, ma'am. Mr. Chair, I'm asking the officer. Yeah. Can we ask the officer first? The record speaks for itself. Na-eri po yan sa SMNI, Your Honor. Mr. Chair, I'm asking sa level po ng officers ng SMNI kasi nga dapat responsible sila sa ano ang nilalabas, ano ang sinasabi ng kanilang mga anchor. Kaya Mr. Chair, I'm directing the question sa officers. Are they aware na may ganito sinabi si Jeffrey Celis? Personally po, hindi po ako ganun ka-aware dahil hindi po kami supposed to be nanonood ng TV 24 hours kung yan po ay nasabi sa Laban Kasamang Bayan, but hindi po namin may deny that it was said on Laban Kasamang Bayan. Mr. Chair, how about the other officers present today? Are they aware na may ganito pong nilabas? Na may ganito sinabi si Jeffrey Celis, the other board of director? Definitely, Mr. Chair. Hala po. Kung ano po yung nakalagay at sinabi po niya, Nika Jeffrey Eric Celis po, yun po ang sinabi po niya sa show po niya. And if I'm aware, during this period na na-air po ito, I wasn't watching the show po. Okay. Mr. Chair, how about the other remaining officers, yung Treasurer and Corporate Secretary? Dr. Poyer, your honors. Yes. Personally po, hindi ko po yan napanood sa social media. Thank you. And the Corporate Secretary? Corporate Secretary. Hindi rin po ako aware at the time po kasi okay. Yung adong Mr. Chair, ano po ang pinapakita nito sa ngayon? Ang officers mismo ng SMNI, they are not being responsible enough sa ano ang sinasabi ng mga anchor nila. And Mr. Chair, hindi nga po ito yung first time na may ganitong sinasabi. In fact, nung na-contempt po si Mr. Jeffrey Celis, sabi niya he regrets his actions for spreading misinformation. And now, Mr. Speaker, Mr. Chair, may ganito na naman ulit no? Regarding the House Speaker himself, no? Mr. Speaker, kasi hindi ko lang matanggap, Mr. Chair, na parang wala na pong pinipili ang SMNI. Parang kahit sino na lang na tingin nila ay hindi aligned sa kanilang views ay kalaban na ng bayan at dapat ng i-red tag, Mr. Chair. Last na lang, Mr. Chair. I'm done with that topic, Mr. Chair. So let's proceed to the next slide. Ang next po ay tungkol naman sa pagbisita ng representative mismo ng UN Special Rapporteur na nung naglabas ng findings na syempre would be agreeable to some and would be objected by others, then mismo ang UN Special Rapporteur ay ni-red tag na naman. Hindi lang po ng dalawang anchor nila, pero next slide please, maging ng isa din sa mga lumabas sa SMNI mismo. And Mr. Chair, very clear po yung sinabi. Ang sabi po dyan sa UN Rapporteur, you're a rapporteur for a terrorist group. Tanong po ulit sa officers, Mr. Chair, do you find anything wrong with this statement on your platform? Yes. Mr. Chair, I'm asking the officers po. So that would be yung director, yung dalawa pong director. Yes, Mr. Chair. Sa mga programs po namin, like this program about Puso ng Bayan, where very vocal po ang mga anchors po namin. Nasa kanila po ang karapatan na magsalita kung anong gusto nilang sabihin bilang commentary sa po. They are commenting on an issue po. So okay lang. You don't find anything wrong. Okay lang.
kung yan po ang nakikita po nila, then yun po yung komento po nila, opinion po nila. Okay, how about the other director, Mr. Chair? Yes, please. Yes, sir. Sa pananaw ko po, ito po ay isang freedom of expression lamang niya or freedom of opinion niya po yun. At ito po ay pinahintulutan po sa SMNI. Yes. How about Ms. Christina, Mr. Chair? Mr. Chair, same po. Hindi po namin binubusalan ang mga anchors namin sa SMNI. Okay. And the corporate secretary, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. The same din po. So, Mr. Chair, they are vouching. They are backing what was said by this person sa SMNI. Mr. Chair, ano po ang pwedeng implication kung haya natin ng ganito mga statements that the UN rapporteur is a rapporteur for terrorist group? Ibig sabihin po nun, Mr. Chair, yung mga kinakausap, yung mga na-meet ng US Special Rapporteur are cooperating or are working with a terrorist group. Mr. Chair, marami pong kinita ang US Special Rapporteur nung bumisita siya for 1 week sa Pilipinas. And next slide please. Mr. Chair, ang dami pati opisyal ng gobyerno. So Mr. Chair, are we saying that members of the House and the members of the court who met with the US Special Rapporteur are cooperating with some terrorist group? Mr. Chair, ganito po kalala ang epekto kapag hinahayaan natin ang SMNI. So for me to wrap up, Mr. Chair, lumalabas po na modus operandi ng SMNI na media daw sila pero lahat ng nagsasalita, contrary to some of their views, ay nire-red tag na po. Kaya imbes na mag-ayos sila, we don't see any remorse. At hanggang po ngayon, mula naman sa bibig po nila, tingin nila okay pa rin yung mga ginagawa talaga ng mga anchor at mga guest po nila. Mabigat na trabaho para sa media ang mag-fact check, mag-verify ng mga claims. Something that SMNI deliberately does not want to do. Kasi gusto po niyang magpakalat ng sarili niyang mga narratives to suit its agenda. Kaya, Mr. Chair, tingin ko hindi natin malalagay on the same plane ang SMNI sa ibang mga media organizations. I consider it an insult to other media organizations na nagpapatulong pa ngayong SMNI i-defend daw ang kanilang freedom when in fact, Mr. Chair, they have been abusing that freedom at inaapakan na po ang mga ordinaryong kababayan. Kawawa nga rin po ang mga viewers nila kasi as we have seen, ang mga viewers po na naabot ng SMNI, hindi na po ma-discern kung ano po yung tama at hindi sa kanilang mga nilalabas. Kaya to end, Mr. Chair, maliban sa kanilang franchise, I would even hope that this committee and my colleagues would recommend to the appropriate House committee na imbestigahan din ang lahat ng mga ginagawa ng SMNI sa iba pa niyang platforms and accounts, hindi lang sa kanyang franchise. Kasi kita po natin, lahat po kung saan nandyan ang SMNI, may kumakalat talaga na red tagging, may kumakalat na fake news. Yun lang, Mr. Chair. Salamat.